Magandang araw mga solar. Welcome back to TopSolarPhil. Medyo matagal tayo hindi nakapag-video. And today ipapakita ko sa inyo kung paano tayo nag-charge ng battery. Kasi marami nagtatanong kung paano mag-balance ng battery and anong mga charger ang ginagamit. So ngayon papakita ko sa inyo. Ngayon kasi medyo marami nang naghahanap ng battery dahil nga mapapadalas yung brownout. At medyo mas affordable na yung mga battery at mas long lasting na sila. So umabot na sila ng mga 10 years. So ang ginagamit ay mga Lifepo4 batteries. Ayan. So ngayon, binabalance ko tong isang array na to. So ang gagawin nyo lang is lahat ng negative i-parallel nyo. Lahat ng positive, ito pala yung positive. So lahat ng positive i-parallel nyo. At lahat ng negative i-parallel nyo. Okay? And then bibili kayo ng ganyang charger. Ang tawag dyan ay adjustable power supply. DC power supply. Okay? So medyo malaki tong system na to. Kaya ang ginagawa ko muna, pinupuno ko muna siya na naka-series. So ito, katulad nito, naka-series muna yan. So, ayan, negative, positive, negative, positive. Ayan. So, binubuo ko siya ng 48 volts. Ayan, nilagyan ko lang ng papel para hindi umikot yung bus bar natin at hindi mag-short. Ayan. So, pag ginanto mo siya, pag ginanyan mo siya, yung iyong power supply, i-adjust mo naman yung voltage niya. So, kung ito, ito kasi magiging 48 volts na yan. So, dapat ang charging mo niyan nasa mga 54.4 or 55, 56, ganyan. Ang full charge niya. Pero, iingatan nyo lang na babantayan nyo bawat cell na hindi sumobra sa 3.65. Okay? Kung merong kahit isa man lang na umabot na sa 3.65, i-stop nyo na yung charging. Tapos, ang gagawin, i-parallel nyo na. Ayan. Para mag-top balance na siya. Okay? So, kung medyo ubos yung battery, i-series nyo muna hanggang sa bago siya mapuno. Basta bantayan nyo bawat cell na hindi umabot ng 3.65. Pag meron na kahit isa lang na umabot na ng 3.5 or 3.45, yan. Stop nyo na yan. Tapos, i-parallel nyo na. Yan, ganito. So, pag pinaralel nyo, i-set nyo siya sa 3.6 or 3.65. Yan, so. Tapos, tingnan nyo dito. Yan, dami nating panels ngayon. Meron pa tayong parating. Yan, mga panels natin. Meron pa tayo dito. Lahat po yan. Ibabalance natin. Isa yung mga panels natin. Meron pa tayong parating na 100 pieces. So, yan. So, quick video lang kasi medyo matagal na tayo hindi nakapag-post ng video. Next video natin, bubuo tayo ng 1 kilowatt na off-grid system. So, kung gusto nyo mapanood yan, subscribe lang. Kung meron kayong mga tanong, comment lang. At kung nagustuhan nyo itong video na to, like nyo na rin yung video. Share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. So, ulitin natin. So, kung medyo ubos po yung battery, i-series nyo muna. Tapos i-charge nyo. Bantayan nyo lang po na walang sumobra sa 3.6. Okay?
or 3.65. Tapos kapag medyo puno na, tsaka nyo siya i-parallel. So lahat ng positive pag sama-samain, lahat ng negative pag sama-samain. Okay, what do you need? Kailangan nyo po ng adjustable power power supply. So dalawa ginagamit ko, pwede po yan mag-parallel. So yan po sila, naka-parallel dito, positive nito, tapos yung negative nya, negative nito at yung positive nya. So yan, parallel lang po sila ang kasama po na. Okay mga ka-solar, maraming salamat. Pasensya na at hindi tayo nakakapag gawa ng video. Medyo naging busy last week. And actually this June medyo busy na po. Pero itatry po namin maglabas pa rin ng mga videos para meron po kayong matutunan. At kung meron po kayong gustong meron po kayong katanungan, comment nyo lang po sa baba. Okay? So marami po nagtatanong sa akin, marami po nag-message sa Facebook, marami po talong. Pwede naman po, will help you as much as I can. And yun po, salamat sa support.